Thank you for having me, and thank you everyone for joining this MediaCon. Sa lahat po ng mga kapamilya na nanonood ngayon sa ating live streaming, thank you for joining us, and thank you for the warm welcome. actually, with regards to contracts, out of respect for everyone involved, baka mas maganda sigurong si Pedi na lang, my manager, would answer that. But, you know, what can I say? As of now, I am very grateful to be given this opportunity. It's a new season in my life, in my career, and I'm just very grateful and excited that I am given this opportunity to work for Kapamilya naman ngayon. I don't want to sound like a hypocrite na never crossed my mind na may gusto kong makatrabaho. Kasi, you know, na-excite lang ako the fact that, you know, Direct Dwayne, I'm a big fan. Sobrang favorite ko yung movie ni Angelica at saka ni Carlo, yung Excess Baggage. And I was so excited when my manager said na si Direk Dwayne ang magiging director na itong Marry Me, Marry You. Plus, siguro, it's really the environment, actors that I look up to na, kumbaga, hindi talaga magkakaroon ng chance from before na makakatrabaho mo eh. So, ngayon, parang, siguro for my career, it's like a, it's coming to a full circle na maka-experience naman ako na yung mga pinapanood ko lang din noon, makakasama ko na ngayon. You know, MJ, to be honest, I've only had a very simple prayer with regards to my career. I've always asked the Lord to plant me where I will bloom. And in all the seasons of my life, I've trusted His will. So when this opportunity came, I just knew in my heart na ito na yung bagong phase. I am old and hopefully wise enough to know and understand that, you know, the only constant thing in life talaga is change. So whatever will propel you forward, diba? I'm all for that. And to be honest, I've heard a lot of good things about Sir Deo and Dreamscape. And when my manager said na there's an offer from Dreamscape, from Sir Deo, I just knew in my heart that it was meant to be. And in this season in my life and career, I needed to do this. Alam mo, Tita Ethel, to be honest, for me, work is work. And I will not deny the fact that I have two kids and I need to work. And when the opportunity came, at nagkataon naman din, sabi ko nga parang, alam mo, it still amazes me to this day na parang I was thinking of parang, yun nga parang, I have good friends naman in the industry who has worked for Kapamilya, no? And I've always heard good things about working for Dreamscape and Sir Deo. So, parang, to be honest, nagulat din ako na ang ganda ng offer, I'm very confident of the script that they presented. So, sa akin parang, work is work, diba? Parang, and sa panahon ngayon, I think we should all be grateful and thankful that we are able to work. So, di ba, parang hindi na dapat gawing issue yun. Ang tagal ko na rin in the industry to know that we really cannot please everyone. Pero, you know, siguro, I just hope that yung mga taong may negativity pa sa katawan, alisin na nila kasi nakakatsaka yan. I think it's easier to just be grateful and happy for others, diba? And for our mental health, huwag na lang nating pansinin yung mga nagne-nega-nega pa. Basta ako, I'm just very happy right now that I'm still able to work. And on top of that, it's a very good project. So, yun. Yun nga, Shai, no? Mas marami kasi ngayon positive. Ano yung reaction mo doon?
na mas marami na natutuwa, na excited, di ba? Even the Kapamilya stars, Kapamilya executive, mga production people ng Kapamilya network, they're so excited na makakasama ka na nila. Oo. Actually, Kuya June, I can't find the right words as of now. Na-overwhelmed din ako. Sa totoo lang, na-overwhelmed ako. Hindi ko in-expect na parang ganun ka init yung pag-welcome nila. And tama yung sinabi mo. Parang, kumbaga sa lamang, ang dami talagang, everyone is so happy for me right now. And I'm just very thankful. Salamat na, I mean, in spite of ikot-ikot, di ba? Pero masaya sila para sa akin ngayon. So, maraming salamat po. They were the first one who actually knew. Sila yung mga una kong nasabihan. And Kay and I was telling Karel, kasi syempre when the offer came, di ba, biglang nagkaroon ng ECQ. Mm-hmm. Na, and, you know, some productions had to stop taping. And I was like telling Kay, sis, pray for me na sana matuloy talaga yung project because I'm excited for it. And they're very happy for me. Actually, before the media con started, magka-text kaming lahat sa kakausap ko din si Karel sa very small industry. And sa totoo lang, kung pwede lang na wala na sanang barriers at i-unite na natin yung buong industry, if that is possible, then bakit hindi? And at that time, I just really felt bad and I felt so down to know that there were thousands of people na nawalan ng trabaho tapos ngayon pang pandemic, di ba? So, I mean, if you cannot relate to that or sympathize with that, there must be something wrong with you, di ba? So, I just took a stand. And that's what I felt and I believe and still believe. Actually, parang wala naman talagang mapaplano because we're all inside our houses, right? And I think by that time, baka mag-start na rin yung lock-in namin. Medyo pinaprepare ko na rin yung mga bata ngayon na magla-lock-in ulit ako ng taping. Okay naman sila and actually, you know, I'm just very blessed na yung mga anak ko din very independent. Hindi kami, hindi naman kami yung kailangan big celebration. Ang nakakalungkot lang kasi usually talaga, it's either we travel. Pero ngayon, forced to good, nandito tayong lahat sa bahay. Pero naiintindihan naman nila. Ako naman, bigyan lang ako ng card ng mga anak ko, masayang-masaya na ako. And makita ko lang na okay yung mga anak ko, masaya sila, maayos sila. Okay na ako doon. I did one for GMA and then another one naman po, nag-lock-in kami for the project that we produced, yung for BNB. And this is my third naman po. What do I look forward to? To be honest, mas enjoy kasi ako tsaka mas gusto ko yung idea ng bubble eh. Kasi kumbaga, andun na lahat. Kumbaga, wala ka nang dapat ibang isipin kasi yung project talagang pagpasok mo, yun lang ang isipin mo, tatapusin mo na din. And I think it pushes everyone to be more efficient. And ano pa ba? Parang, ewan ko ako, I don't know, it may sound weird, pero mas gusto ko yung idea talaga ng lock-in na parang tapusin mo na pag-uwi mo, okay ka na. Siyempre, si Papa P. Esa si Papa P, di ba? nung time na active din si John Lloyd, gusto ko siya naka-eksena kasi ang galing-galing nung mata niya. Sino pa ba? Natutuwa din ako kay Angelica Panganiban, kay La Ketchup. But I'd worked with Ketchup nung nag-second unit director ako for BNB. And, you know, it felt so good na parang, kasi nag-meet lang din naman kami through Zoom eh. Kasi, di ba, bawal nga ang magkita-kita. Pero, alam mo yun, parang because of our organization, actor, parang nakagaanan ko na sila ng loob. Tapos parang, syempre, naiisip mo din na parang sarap sigurong katrabaho ng mga to kasi sobrang kalog nila.
parang chill na chill yung ganun. So, yan. Si Ate Maria naman, sa mga senior actors, si Ate Maria, nakatrabaho ko ng bata ko, but you know, I would always love to work with her again. And kung papalarin, nga, dahil ang tagal ko na rin hindi nakasama si Isa, sana makatrabaho ko rin si Isa ulit. So, if you will see the lineup of Marry Me, Marry You, na-excite po ako. New faces, but really promising. Madami pa po akong pangarap para sa amin. And actually, kanina lang, before the media con started, I was on the phone with Karel. And I've been pushing her to actually write something. And we've been talking about it. And it's really more of using our voices. And I guess, sabi ko nga sa kanya kanina, reality-driven stories na talagang na-experience ng mga babae ngayon. I hope we'll be able to do something like that in the future. Na bagets pa ako. Asin, baka I'm sure. Oh, feeling ko kaedad ko, baka kaedad ko yung bunso ko. I remember, yes, nag-MMK ako, parang kapatid ata ako ni Eric Fructuoso or something. Basta, oo, may nagawa ako pero sobrang bulinggit ko pa, as in bulinggit. And if the opportunity comes, bakit hindi? I would love to. Maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon sa ating MediaCon at sa lahat po ng nanood ng ating live stream all over the world. Maraming salamat po. Thank you for welcoming me. At maraming salamat din po sa Dreamscape, kay Sir Deo, and to the Kapamilya Network. Thank you for the warm welcome.